Hello po, RVP. Hello, good evening. Good evening po. For 2019, past president of JCI Puerto Princesa Oil and also a rabbit racer. Tama po ba? Nagpapalaki ng rabbit at nagpapaganda ng mga rabbit at inuulam din ng mga rabbit. So let's welcome po our speaker for today for the rabbit racing, for food sustainability and development and livelihood. Please welcome our past president, Rexlyn Azarcon. Ayun. And thank you IPP Mark Lester Villa sa introduction. Good evening sa lahat. Good evening kay NSDD Jolo, RVP Low, Andy Maki, sa mga members ng Palawan Rabbit na naka-join, kay Sir Marlon, Sir Ian, nakita ko yung mga participants na dyan. Good evening. Thank you for the opportunity na makapag-share ng topic about sa rabbit racing, no. So, most likely ang i-share natin is yung mga parang beginners guide para sa pag-i-start sa mga gusto mag-start ng rabbit. Alam naman natin ngayon na talagang in demand yung rabbit industry, especially nang nagkaroon ng African swine fever. So talagang marami nagpo-promote katulad ng DA sa Bureau of Animal Industry, pinopromote nila yung rabbit as an alternative meat para sa mga sa pork. So ayun, hindi natin patagalin. So start na natin. Share ko lang yung screen ko. Pasensya na ayun, ginalaw kasi ng anak ko eh. So nakikita yung screen. Malinaw naman. Yes. Ayan. So ayan, before ako mag-start, no, pakilala ko lang sarili ko. Ako nga pala si Rexlyn Azarcon. Isa ako, kaya bakit nandito yung seminar? Kasi we are celebrating the JCI Week 2021 with the theme of rising up by lifting up others. So ayun. So isa sa mga values na mayroon tayo sa JCI is na isa sa mga tinutulungan natin is yung economics natin. And then yung rabbit racing, isa sa mga binibigyan pansin ngayon dahil nakatulog siya sa livelihood, saka yung problem about food sustainability. Kasi nga dahil sa pandemic, nasukat ngayon yung food security natin. So ayan yung reason natin. Isa rin ako sa founding member ng Palawan Rabbit Enthusiasts and Breeders. And then ngayon nag-create kami ng cooperative yung sa United Palawan Rabbit Breeders Cooperative. So ayan. Sa JCI naman 2020, kailan ba naging presidente? 2019 chapter president ng JCI Puerto Princesa. Okay. Ayan, so start na natin. So ayun, so may mga house rule tayo, be on time, buti na maaga tayo nag-start. Be sure na muted. Mas okay yung tapos pag may photo-op tayo, just show your faces. In case na makakat kayo sa signal, please feel free to log in. Take down notes, communicate properly, be respectful and courteous. If you have questions, chat at the chat box. Mas prefer ko na i-chat na lang sa chat box. And then balikan na lang natin yung question para mabilis tayo matapos. And then if you need to leave the meeting, just leave the meeting appropriately and participate actively. So ayun. So para sa kalamanan lahat, rabbits are small mammals in the family of Leporidae or the order of Lagomorpha. Ibig sabihin yung mga rabbits po natin, hindi sila part o hindi sila kapamilya ng daga, hindi sila rodent, no. Yung rabbit is part ng Lagomorph family, meaning hindi sila naaayon o kumbaga kapamilya ng daga. Unlike ang akala kasi ng lahat, yung rodents ay kapamilya ng rabbit, hindi po sila magkapamilya. So sa Pilipinas, yung rabbit po natin are hindi native sa Philippines. Kaya may mga pagkatalo dyan kung mayroon ba tayong local rabbit sa Pilipinas. Wala po tayong local rabbit sa Pilipinas, no. They were brought to the country by religious missionaries
and US Peace Corps volunteer after World War II. Ang pinaka main reason po nila is to alleviate or para makapagtanggal ng pagpana ng food security sa pag-shortage. Kasi during ng World War ng Yera ay mayroon shortage ng pagkain. So yung pinaka main na resources na ginamit nila during that time is yung rabbits. So yung mga rabbit advocates noon ay sila Father Sikwati ng isang missionary saka si Miss Diane Stahl. So sa Pilipinas, ang rabbit industry ang nag-start po niyan is si Dr. Lazaro Ricafort saka si Sir Dick Fagan from Rural Life Center. Tapos dito po sa Pilipinas, pagdating sa kasi yung topic po natin about ngayon is tungkol sa rabbit meat industry, pero dahil sa ako isa rin pong rabbit breeder at pet keeper din, so itatry ko na ipasok yung pet industry saka rabbit industry, ipagsasama na lang natin. Ayun. Malinaw naman ako. Malinaw po. Thank you. So, sa Pilipinas, ang nag-start talaga ng rabbit meat production or your commercial rabbit production na tinatawag is sila Sir Art Veneracion o yung ARAMP natin, yung Association of Rabbit Meat Producers, no? Sila yung nag-start ng rabbit meat production o yung commercial rabbit production, and eventually after ng ilang taon, siguro mga 5 years ago, nagbo-boom na yung rabbit meat production. Before, ang pinagtatalo na lang namin is kung pwede bang katayin yung rabbit. Ngayon, ang pinagtatalunan na is yung pag-aagawa ng supply sa rabbit kasi sobrang daming demand and then maliit yung supply natin. So, ayun po. Ito yung mga basic terminologies na kailangan nating malaman kung tayo po ay mag-rabbit. So, pag sinabi po nating female rabbit, daw po yan, ang male rabbit is buck. Dam naman po ang tawag sa mother rabbit, sire kung father rabbit. Yung process ng pag-breed or mating is your breeding. Tapos, testing... Ay, di ba pag dumadating sila papa, nagabili silang takbo? Ayan. So, yung testing po yung pag-confirm ng dose pregnancy. Ang tawag din dito is palpation. Ayan. Okay na. Pascarlo, pamute po. Pascarlo, pamute. Excuse me lang po. Sir, that's Rex Lane. Yes. Pwede mo siya i-mute si ano? Host po naman din po kayo. Okay, nahanap ko. Sino ba nagsalita? Si ano po? Wala na po. Wala na, okay na. Ayan. So, ayun po, balik tayo. Yung next po is yung kindling, yung process na pagbibigay, pag nanganak na sila. Lactation is yung the process of nursing the kids. Gestation naman is the number of days o yung parang pagbubuntis ng anak before sila manganak. Kids yung tawag sa rabbit offspring natin. Litter, pag sinawing litter mate, kung kumbaga siblings sa ating mga tao. And then yung weaning, yung process na paghihiwalay ng anak sa dam. So, ayun nga po, bakit ba rabbit? Marami nag-question sa atin, why rabbits? Bakit sa dami ng pwede nating pag-aralan? O sa... Wait lang, hanapin ko. I'm sure everybody's asking what's going to happen tonight. What is this project management and impact for the May nagdo-double kasi. Sino ba? This is an official course. Okay na. Sorry, Titi. Ako okay yun. Lang, okay lang, sorry press. Talaga. Okay lang, press. Sabay-sabay eh. Sorry. Okay lang. So, ayun. Why rabbits daw? No? Bakit kailangan rabbits yung pag-aralan natin? So, unang-una kasi daw, yung rabbit farming requires very low investment. Rabbit farming can be extremely profitable if managed properly. So, hindi siya ganun kataas yung investment ng rabbit natin. Medyo mas okay siya compare sa pagbababoy o kaya pag ibang farming kasi medyo malaki yung investment na involved. Unlike sa rabbit, medyo maliit lang yung investment na involved natin. And ina-assure ng
ng mga rabbit, nasa rabbit industry na once na ma-manage natin ang maayos siya, mas meron tayong malaking kikitain. Again, pwede siyang kasing iset up sa farm, may mga rabbit farm na tinatawag. Then may tinatawag din tayong mga rabbit backyard breeders o yung mga nasa likod bahay lang. So marami na rin mga rabbit backyard breeders na naumunlad at nakatulong sa pamilya nila and then nakapagbigay din ng livelihood sa community. And then next is yung rabbit production. Alam naman po natin na mabilis talaga magparami yung rabbit. Isa sa mga hayop na mabilis magparami is yung rabbit. So at the age of 6 months, kaya na nila mag-reproduce ng kids. And ang dalawang pair ng mature rabbit can be multiplied to produce up to 268 kids in 13 months. Sa loob na isang taon, magkakaroon ka na ng 268 kids and then divide or times mo yan sa 150 per kilogram or 500 per piece. Kayo na pong sumagot kasi hindi natin alam yung sagot niya. May na tayo sa mat. So yun, yun yung ano natin. Tapos yun again, why rabbits? Gentle sila, quiet animals. Hindi sila tumatahol, hindi maingay. So madaling alagaan. Tapos sa lahat ng mga vegetarian na animals, rabbit po ang pinakamalinis. Ang rabbit po ay self-cleaning animals, kagaya ng pusa. Hindi natin sila kailangan paliguan or kung anything na ano. Hindi rin silang mabaho kagaya ng aso. Kaya ang rabbits ay madaling alagaan, madali yung feed nila, yung pagkain nila. Pellets and grass lang, mabuhay na sila. They can survive na. And ayun po, yung rabbits, wala silang rabies, wala rin pong leptospirosis, no? So, ayun po ang isa sa mga dahilan natin kung bakit rabbit. And yun nga po, ang rabbit po ay isa sa mga pinupush ng Bureau of Animal Industry kasama ng Department of Agriculture para po makatulong sa atin ma-secure yung food security natin. So, ano ba yung mga benefits ng pagkakaroon ng rabbits, no? Pag-aalaga ng rabbits? So, isa sa mga benefits nila is yung rabbits are usually cared for as pets. So, kung nag-alaga ka ng rabbit, may pet ka na. So, sa mga pet lover dyan, isa sa pinakamagandang alagaan o pinakamasarap na makasama sa bahay is yung rabbit. Again, yung pangalawa is yung rabbits are also used as laboratory and experimental animals. Sa mga nag-aral ng medicine or sa mga nag-aral ng vet sa side ng vet medicine sa mga hayop, isa sa pinakapaborito nilang paggamitin sa laboratory or experiment animals is yung rabbit. So again, pagdating sa ano, panag-alaga ka ng rabbit, ang target market mo kaagad is yung mga pet keepers and then yung mga laboratory or yung mga schools. Pwede mo na sila kaagad maging target market panag-alaga ka ng rabbit. Next is yung there's a big demand for rabbit breeders, no? Share ko lang, no, 5 years ago sa Palawan, hindi ganun karami yung rabbit breeders dito. Pag nagpo-post tayo sa Facebook or sa mga social media account, naghahanap tayo ng rabbit. Ang hirap talaga maghanap. Unlike ngayon, sobrang dami na nang naghahanap ng rabbit. So, dumami na rin yung breeders. So, yun yung kagandahan natin dito. And then, yun nga po, yung rabbits provide healthy and nutritious meats. Kaya sa pinakamagandang meat na matagpuan natin sa market is yung rabbit. Isa po sa mga advocacy namin is ma-open up yung mindset ng mga taga-Palawan na magkaroon ng magandang takbo yung rabbit industry sa atin dito. Nag-i-start pa lang po yung rabbit industry sa Palawan and eventually dahil sa mga ginagawa po natin is makatulong tayo na mag-introduce sa mga tao at makapagbigay tayo ng means para mag-create ng new livelihood sa community lalo na't ngayon na nagkakaroon tayo ng mahirap na means na mag-survive dahil sa pandemic na to. So, ayan po makita natin. Ito pong mga pictures na makikita nyo is actual picture to ng mga members ng Palawan Rabbit Enthusiasts and Breeders. Ito po yung mga rabbit na kinatay nila. Tapos binibenta na ng mga, may mga breeders tayo, mga bata pa, 18 to 20 years old na members na nagibenta na ng rabbit meat and then nakita talaga nila na kumikita sila dito. Ang problema lang is yung supply kasi sobrang daming demand ng rabbit meat. Ang kunti ng supply, yung napoproduce natin dahil sa hindi pa ganun kadami o nai-introduce yung benefits na pag-aalaga ng rabbit sa Palawan. So makita nyo dito, ito yung rabbit sisig, may lechon rabbit, lumpia. Lahat po yan is product or produce ng mga members natin dito sa Palawan. Actual photos po yan ang mga members natin dito sa Palawan. So ito rin po yung ibang benefits ng rabbit na gawa natin fur or pelt, yung mga keychains, yung tenga or yung paan nila ginagawang keychain, yung iba ginagawang tinatan nila yung mga rabbit fur. Yan po, isa sa mga benefits na pwede natin gamitin once na nag-raise tayo ng rabbit.
Yung isa pa po is yung rabbit manure. Alam naman natin yung organic fertilizer. Isa sa the best na organic fertilizer that we can have is yung rabbit manure. Kasi ito siya considers dry fertilizer. Meaning pag dry fertilizer, direct sa lupa po natin pwede natin gamitin. Unlike sa mga tayo ng manok or poops ng manok na kailangan pang ipatuyo sa araw bago natin ilagay sa tanim. Sa rabbit fertilizer po yung manure nila, direct po natin pwede natin gamitin. At hindi lang yung manure yung pwede natin gamitin. Pwede na rin po natin gamitin yung mga ihi ng rabbit. Ginagamit po yan sa mga sa mga leafy na plants, pampabulaklak, pampabunga. Hindi lang siya advisable yung paglagay ng ihi sa mga lettuce kasi alam niyo naman natin for sanitary purposes. Pero yung ihi nila ginagamit talaga yan para mapabunga sa kapampalago ng mga dahon. So ayun. So may mga question, may mga ano tayo, may gustong linawin. Malinaw na nga po yung introduction natin. So yun yung mga benefits ng pag-raise ng rabbit, yung pwede nating makuha. No? Ngayon, ituturo ko sa inyo yung ano ba yung bilang breeder kung gusto natin pumasok sa pag-aalaga ng rabbit. Ano ba yung ano yung kailangan nating alamin o ano yung mga kailangan nating i-prepare muna bago natin masabi sa sarili natin na ready na tayo to become a rabbit raiser. Yung isa is yung starting your rabbitry. Ang pinakauna is determine your purpose. Ano ba yung purpose natin? Ano yung goal natin once na nag-start tayo ng rabbit raising? Kasi ang rabbit raising po kasi is na-divide sa dalawang bahagi. Yung mga tinatawag nating pet lovers saka yung mga nasa rabbit meat or rabbit farming purposes. Magkaiba po silang dalawa. So may mga pet na lovers na rabbit na ayaw nilang kinakatay yung mga rabbit. Pero again, dun po sa ganong idea, open naman po kami sa Palawan Rabbit Enthusiasts and Breeders na we believe na pwede mag-coexist yung dalawang paniniwala, yung pet saka yung meat sa rabbit industry dito sa Palawan. So bilang rabbit raiser na gusto mag-start ng sa industry na to, alamin po muna natin kung ano yung purpose natin. For pet pa tayo or for meat type tayo. Para malaman natin kung ano yung mga bagay na dapat nating ayusin o i-prepare in the future. Pangalawa is yung choose the correct breed. Kasi kung mag-rabbit farming tayo or meat yung target natin, dapat ang kunin nating breed na rabbit is yung fit dun sa meat purposes. Ibig sabihin, ang target natin is yung fast growth at the shorter time. Ibig sabihin, mas mabilis silang lumaki sa maliit na panahon. Kasi once na matagal silang lumaki sa panahon na yan, malulugi tayo in terms of pellets saka sa pagkapakain. Kasi ang goal naman natin pag nasa rabbit farming tayo is makatay o mabenta yung mga carcass natin at the age of 2 months to 3 months. Ngayon, pag nasa pet naman po tayo, ang pinaka-goal natin is alamin ko ano yung gusto natin. Marami kasing pet klase na rabbit. Merong angora, lion head. So iba-iba. Yun po yung number one. Determine yung purpose for pet ba tayo or for meat type. And then choose natin yung correct breed na meron na gusto natin. Pangatlo is research, read and learn, and then verify learning. Yung una, isa sa mga goal natin sa rabbit industry. Kaya nga natin ginagawa yung mga ganitong seminar para ma-educate yung mga bago pa, yung mga gustong magpasukin yung industry. Para malaman nila kung ano yung mga pros and cons, ano yung mga kailangan nilang i-prepare. So number one, research. Kailangan bilang gustong mag-start, kailangan mag-research ka kung ano yung klase ng rabbit na pag-aalagaan mo at ano yung background ng rabbit raising. Pangalawa, read. So marami po tayong matutunan sa pagbabasa sa YouTube, sa Google, mag-search, and then learn. Ang pinakalas na nilagay ko is yung verify learning. Marami kasi nag-provide ng learning, pero some of the learnings kasi medyo may mali. Minsan kulang yung process na binibigay. So ayun, kaya kailangan nating i-verify. So paano natin i-verify? Ito yung kasunod, mag-attend ng seminars na kagaya nito at matuto sa mga experience sa industry pioneers. Hindi ko naman sinasabing industry pioneers ako, pero sa years ng pag-aalaga ng rabbit, yung mga experience na napag-aralan namin plus yung mga tulong na ibinibigay ng mga co-breeders saka yung mga ibang mga pioneers sa industriya na mga naging kaibigan natin is ni-share din natin sa mga bago. Tapos, ayun, i-adapt natin yung practices na fit sa lugar natin.
again, lagi po namin sinasabi sa mga nagtatanong sa amin, hindi ibig sabihin na okay yung practice sa amin is magiging okay na rin po sa inyo. Kasi hindi po pare-pare yung kondisyon na meron tayo. So kailangan natin pag-aralan kung anong kondisyon ng setup ng rabbit tree natin o yung farm natin para malaman natin kung ano yung klase ng care na ibibigay natin sa kanila. Pang next is yung joint industry groups or associations. Kaya hindi po natin kaya ito ng mag-isa. Yung goal po natin na mapaunlad yung rabbit industry o makatulong at makapag-create ng mga livelihood, hindi po natin ito kaya ng mag-isa. So magagawa po natin ito kung tayo po yung magtutulungan at tayo po yung magsasama-sama. Kaya po nag-create yung mga associations, yung mga cooperatives. Ang pinaka-main goal lang po is para mabigay po natin yung the best na knowledge para sa mga bago pa at sa mga gusto po maging part ng industry. So ayun po, ito yung tinatin namin, yung goal natin kung gusto po natin mag-start ng rabbitry. Tapos, ayun po. Pagbibili po tayo ng foundation stock, before we start po, kailangan kasi natin good foundation stock. Kailangan i-check natin yung type. Vitality, matagal bang matay yung rabbit. Breeding efficiency, may mga breeders kasi na hindi magandang breeder. So, kailangan alamin natin yung background ng rabbit, kung magaling ba siyang breeder o efficient pa siyang breeder or good breeder ba siya. Pangalawa, milk production, may mga rabbit po talaga na mahina magbigay ng gatas. So, dapat i-check din natin yun. Again, yung growth rate, i-check natin gano'n ba kabilis lumaki yung rabbit. Longevity, matagal bang mamatay yung rabbit? Baka kasi madali lang mamatay o masakitin. Disease resistance, yun nga po yung sakit. Kung talagang, kayo po sa rabbit tree talaga, pag masakitin po yung rabbit nang maliit pa siya, most likely hanggang sa lumaki siya, nagkakaroon siya ng problema sa mga sakit. Feed conversion po, gano'n ba karaming feed ang ipapakain natin sa isang rabbit para ma-maximize o ma-utilize natin yung income natin. And then mortality, gano'n ba karami yung namamatay sa rabbit sa backyard natin o sa farm natin. Advice po natin, at least dapat 0 or 1% lang yung mortality kasi pag tumasa po dyan, ay talaga malulugi po tayo. Para sa meat production, choose yung medium meat breeds. Siguro naman marami pong nakashare sa inyo nung sa last time sa Kabuso mo, Jessica. So, yung rabbit na finisher doon. Yung rabbit na finisher po, hindi siya medium meat breeds. Nasa large breed po siya. And then, kayo po sa meat industry, hindi po siya advisable. Yung mga large meat, large breed na rabbit is ideal po talaga siya for pet lang. So, ayun, purchase foundation stock from a reputable rabbit grower or breeder. Bumili po tayo sa mga kilala o hindi naman kilala or yung tamang term is yung pinagkakatiwala ang mga rabbit breeders. Hindi po natin maiiwasan sa pagdami po ng breeder, pagdami po ng mga nagbebenta or seller ng rabbit, nagkakaroon po ng tinatawag na false identification o mga maling pag-ID, mga maling pagki-claim ng breed. So, para po maiwasan natin yan, isa pong responsibility natin bilang mga bagong rabbit breeder is to make sure po na maganda yung refutable o okay yung binibili natin. We're not discouraging naman or sinisiraan yung mga nasa pet shop, pero at least mas better na bumili na po tayo sa mga breeder kaysa sa pet shop. Sa pet shop po kasi, hindi nila kayang i-ID yung rabbit natin. Hindi nila masabi kung ilang age na siya, kailan pinanganak, or ano yung mga misan sa gender nga, mali pa. So, yan po isa sa mga discouragement natin para sa pet shop. Tapos, syempre, healthy appearance. Makikita naman po natin kung healthy yung rabbit. Kahit naman po new breeder or bago pa lang is, pag tinignan po natin yung rabbit natin, alam po natin agad kung healthy o hindi yung appearance nito. So, ayan po. So, ito yung mga medium meat breeds. Yung New Zealand White, Californian, American Chinchilla, Cinnamon, saka Palomino. Ito yung yung limang breed na to, hindi lang naman sila yung pinaka talagang pwedeng, actually lahat ng breed pwedeng katayin eh. Kaso lang kung magkakati ka ng Angora, nasa 28,000 or magkano yung Angora, lugi ka, kakatayin mo lang. So ito yung pinaka breed na binibigay natin na pwedeng pang meat. Pero the rest naman is pwede talaga katayin, wala, regardless ng breed. So yan yung mga natin. Ang most popular na ginagamit is yung New Zealand White, yung red-eyed natin. Bakit red-eyed? Kasi sa red-eyed, malinis tingnan pag kinatay. Saka based sa studies, yung mga red-eyed white na rabbit is mas mabilis yung growth nila, growth rate compared sa other breed.
Pero yung New Zealand White o yung local, dito sa atin kasi yung local New Zealand yung tawag. Iba po siya sa New Zealand White, sa mga bago pa po sa industry o yung mga gustong mag-aral, yung mga pupasok sa mga Facebook groups, no? I-clear na natin. Sobrang daming breed na minimension dyan. So before kayo mag-invest, alamin muna natin kung legit na pure breed siya or cross breed kasi dyan nagkakagulo. So, yung New Zealand White, isa sa mga, yung local New Zealand, yan yung mga local meat mat na nakikita natin dito, yung mga local rabbit, yung mga well-rounded body, tapos pink eyes, yung mahaba yung tenga, yan yung mga local New Zealand. Sa ngayon, isa sa mga, isa rin sa ano, nagiging mainit na topic sa rabbit meat industry, yung Californian. So, ito yung isa sa mga good breeder na ginagamit. So, kung bibiliin mo siya, you must use it as a foundation stock sa meat industry. Kasi ang adult size niya is lumalaki from 8 to 10 pounds, so 3.6 to 4.5 kilogram. May umabot ng 6 kilogram yan. So pag yan ang gamitin natin foundation, medyo okay yan. Ay okay talaga yan, hindi yan medyo okay. So ingat lang sa bilang ako, bilang breeder, ingat lang kasi mainit ang topic na yan sa ano, kasi may mga crossbreed sa pure breed ng New Californian. Medyo mahal yung investment dyan, around nasa 8 to 15,000 to 20,000. So, ayun lang yung investment. So, ayun. After natin mapili yung breed na gusto natin, ang ano natin is, ano ba yung mga kailangan? Ano next na? Ano? Is yung next yung housing? Siyempre, once na meron na tayong rabbit, ang next na natin is yung housing and equipment. So, ayun. May question sa first part. So yung kumakain silang lahat. Hello po, may question daw po tayo. Wala right? Po. Okay, good. Very good, student. So ayun, pasensya na kasi may ano yung anak ko lang dito sa baba na nanonood din sa atin. Kaya nagugulo-gulo ako. Hello na ye. And ayan. The next question. Ah, sige po. Question. NSDD. Si NSDD talaga. Ano yung definition ng medium? Medium breed NSDD kasi anong weight? Yung weight niya, balik natin. Yung medium breed ito at NSDD. Yung weight niya is nasa 1.5 to ano, yan, to 5 kilogram. Yan yung mga medium natin. Kasi yung ano, yung small breed, yung mga Lionhead, tapos Netherland Dwarf, nasa ano lang yan eh, nasa 5.5 kilogram to 1 kilogram to 1.5. Yung next is yung medium, yung mga local New Zealand natin, 1.5 to at least 3. Pero yung Californian kasi saka yung New Zealand na pure, umabot minsan ng 5 to 6. So, ayun yung mga medium. Yung iba kasi pag umangat na doon, large breed na, katulad nyo sa ano, Jessica Suho, large breed na yan, mga Flemish Giant, saka mga German Giant. So, yun yung ano natin. Ang pinaka-ideal is medium breed lang. Sa mga mag-i-start, we advise na ano na yung medium breed, yung local lang yung gamitin. At least mas mura, mas pag namatay siya hindi ganoon kasakit compare pag California na nasa 20,000 pag namatay siya masakit. Sakit sa bulsa. So, ayun, sa Palawan wala sa Palawan wala pang New Zealand na pure na white. Ang mayroon pa lang dito is Californian. Ang breeder na mayroon dito, alam ko nasa dalawa to tatlong breeder pa lang silang na mayroon dito. So hopefully maparami pa namin yung mga breeders dito sa Palawan. So marami akong nakikitang participants na member ng association. So pag may mali akong sinasayo, pa-check lang po. Ayan. Next natin. So doon tayo sa housing and equipment. Sa housing and equipment, yun nga kailangan natin, yung basic na requirements. Ang purpose ng housing, kami, kasi dahil hindi naman po ako farmer, rabbit farmer, sa lang akong ordinaryong backyard rabbit raiser. So sa amin sa backyard farming, hindi kami ganun ka-strict in terms ng housing. Ang requirement lang namin is kailangan nagbibigay siya ng comfort sa rabbit, must be well-lightened and well-ventilated. Siyempre, nakapagbigay siya ng protection sa rabbit, sa predators. Alam po natin na rabbit is a prey animal. So most likely it will attract prey, no? So it will attract predators sa paligid, katulad ng pusa, aso o ano man 'yan. Tapos protection of the rabbits from extreme weather. So dapat hindi sila nauunlad na bagyo or anything na initan.
Yung rabbit po natin, pag umuulan yan, pag nasa labas lang yan, hindi po, hindi po sumisilong yan. Nagpapaulan lang talaga yan. So, ang nangyayari dyan, pag naulan na niya, magkakasakit sila. Tapos, allowance of easy access. Siyempre, kailangan yung farm o yung backyard natin is madali natin mapuntahan o mabigyan ng help yung mga rabbit in case of emergency. Tapos, yung cleaning and maintenance is sa pinakamalaga. Dapat madaling linisan. Kasi, siyempre, pag nakakapag-accumulate yan ng mga bacteria or mga fungi or mga kung ano-ano pa dyan, is na nadumi, is nag-i-start yan ng mga sakit sa rabbit. And then, syempre, yung housing and equipment, affordable. Pag sinabing affordable, depende sa lifestyle mo o kaya sa depende sa budget mo. So, kung backyard bidder ka, kung magano anong afford mo, yun lang mag-start. Kung farmer ka naman talaga na malaking big farm, ang kaya mong i-start, depende pa rin sa, pwede mo mag-start yung mga A-type saka mga H-type na collapsible cages. So, ayun lang yung sa housing and equipment. Ito mga picture na to, ito yung mga housing and equipment ng mga members namin dito sa Palawan Association ng Rabbit. Actual photos yan. Kung makikita natin, some are made from welded wire cages. Some are made from woods. May mga gawa rin sa bamboo, kawayan. So, hindi tayo nag-i-strict pagdating sa ganyan. As long as nabibigay natin yung tamang safety na dapat i-provide sa mga rabbit at nalilinisan natin yung mga cages. So ayun, gwapo ng model. Yung ano natin sa cages, ang suggestion talaga natin, ang pinaka best na pwedeng gamitin in terms ng farming is yung mga yung all wire cages. Bakit all wire cages? Kasi madaling linisan yung all wire cages pag lalo na pag maintenance and cleaning. Pwede kasing pwedeng gamitin ng blowtorch para matanggal yung mga pore o yung mga balahibo nila. Tapos madaling tanggalin yung dumi, pwedeng linisan din ng tubig. Unlike kasi pag kahoy yan or kaya bamboo, usually pag binabasa mahirap, hindi advisable. Pag natapos madaling kapitan ng dumi, pero syempre pag depende sa afford ng budget pa rin. Ang general rule po natin, once na umabot na 3 month old yung rabbit, one rabbit, one cage na po. Ang rabbit po, like kasi tinatanong sa amin, pag mag-isa lang ba yung rabbit na mabuhay? Yes po, mabuhay. Hindi po social animals ang rabbit. Territorial sila pagdating ng maturity. Usually pag pinagsama-sama mo sa kulungan niya, lalo na pag back yan, mag-aaway at mag-aaway po yan. So at the age of 3 months or the age of maturity, one rabbit, one cage po tayo. So ito yung ibang mga ginagamit natin na yung black hose. Bakit black hose yung in-advise natin pagdating sa automatic drinker? Kasi pag yung leveling hose, yung kulay green or yung white, na natagusan ng araw, nagkakaroon pag naarawan yan, nagkakaroon ng build up ng lumot. Once na nagka-build up na po yan ng lumot, mas may magbabarabar na yan dun sa hose, and then kailangan nyo na siyang sundutin para lumabas yung tubig. So pag black hose, hindi po siya nakapasukan ng araw, so mataas yung chance na hindi siya magkaroon ng algae build up. Tapos measuring cup, yung ginagamit natin is yung sa lata ng reno, liver spread. Yan yung pinaka pang malakasan sa mga breeder. Kasi automatic po, 40 grams yan pag sinukat natin yung lata ng reno. Tapos ito yung ating nipple drinker. Tapos yung mga clay pots natin. So may mga gumagamit din ng J-feeder. Sa amin, yung J-feeder, okay siya gamitin once na single rabbit lang. Pero pag kits kasi or mga wean kits na yung ginagamit natin, ang isang J-feeder kasi, usually isa lang yung nakakain dyan. So, pag marami sila, mag-aagawan sila. Usually, pag sa development growth ng rabbit, may mababansot kasi mayroong hindi makakain, lalo yung mga nabubuli. So, pag sa clay pot kasi, at least 4 rabbits pwedeng kumain sa clay pot. So, kaya mas okay siya. Mas advisable siya sa mga wean. Pero kung sa mga breeders na iwaiwalay, mga 1 rabbit na per cage, okay yung JE feeder yung ginagamit. So, ito yun yung mga natin. Siyempre yung rabbit, kagaya ng ibang livestock, ay kailangan meron silang sa ample supply of clean and fresh water saka ng mga tubig, saka ng pagkain. So ito na nga yung kanina, yung plastic bowl, yung ceramic rack. Pwede rin yung plastic bottle, yung may nozzle, yung ginagamit sa hamster saka sa guinea pig. Pwede rin gamitin yan, may mga gumagamit pa rin yan. Pero kung marami na yung rabbit natin, ang pinaka-advice po namin is to use the automatic watering system. Kasi pag nagpapalit tayo sa isa,
maawat, mahirap pag marami na tayong rabbit na ano. So mababay mga 30 breeders, medyo maawat na yan kasi malakas mag-consume ng water yung rabbit. So mas okay yung ano, yung automatic watering system, yung nipple drinker na tinatawag natin. Sa ngayon may bago na ring nipple drinker kasi yung nipple drinker usually hindi siya advisable din kasi yung rabbit gusto nila parang sapat umiinom. So mayroon na ring doon naglabas kayo ng mga accessories o supplies sa rabbit na ang style niya is ano, automatic water system siya pero para siyang upat din na sa rabbit, hindi siya kadod ng nipple drinker. So may mga ganun na. Pwede nating tanongin yung mga rabbit breeders o yung mga supplier natin sa mga ganun. So ayun, ang kailangan may nest box, no? So nest box may mayroong iba't ibang klase ng nest box. Ang purpose lang naman ng nest box para mabigyan yung dam ng seclusion, mahiwalay siya. Tapos sense of security, yung ventilation niya, saka protection and warm dun sa nest box. So pag nanganak yan, kailangan natin lagyan ng nest box para ma-secure yung mga kids niya. Kasi pag, lalo pag wire cages yan, pag walang nest box yan at malaki-laki yung butas, may chance na makalusot dyan yung rabbit natin, yung mga kids niya. So kailangan ng nest box. So mayroong iba't iba kasing nest box. Yung iba is sinasuggest nila yung gayetong klase, yung galvanized na sheet. Tapos tinataasan lang yan at least 5 inches yung taas niya para hindi agad makalabas yung kids. Kasi pag mababa, mga around 7 to 10 days, tumatalon-talon na yung popcorn, tawag namin dyan popcorn stage eh. Yung pag hinawakan mo yung kids, talon ng talon. So pag ganyan, nakakalabas. Ang tendency kasi pag nakakalabas, nakapakapaka na nanay. Pero ang pinaka-basic na ginagamit sa nest boxes is yung ito, yung plastic. Una-una bakit basic yan? Kasi una-una mura siya, madaling bilhin, madaling hanapin, madaling bilhin sa market, available lagi yan. So kung kayang gumawa ng galvanized, pwedeng gumawa ng galvanized o yung box na kahoy, pwede rin yan. Or if walang-wala talaga, ito yung ano, yung nest box na plastic na nabili sa market. So ayun, ilang yung pwede. Feeding. Sa feeding, sa feeding, feed twice a day regularly. So sa rabbit, nagkapakain po kami umaga at gabi lang. Ang practice po namin sa amin sa rabbitry, umaga po pellets, sa gabi unlimited grass na or hay. Yan lang yung practice namin. So dito makikita natin, ito yung feeding na based ito sa ano, sa studies yung feeding nito. Ito yung pinaka minimum requirement pa nag-aalaga tayo ng rabbit. So feeding 1 to 2 months 25 grams. Tapos 2 times a day, 2 to 3 months 35 grams 2 times a day, 3 to 6 months 50 grams 2 times a day. Tapos 6 months 60 grams 2 times a day. Ngayon, kailangan lang natin itaas yung level ng feeds pag nanganak yung mga anak na yung or lactating yung dam o may anak yung dam. So at least add 10 to 20 grams sa lactating dams. Ngayon, sa pellet, sa mga nagbibigay ng pellet, yung mga talagang all pellets or all feeds. So this is still a discussion po sa malaking sa rabbit industry. May mga pellet companies na kasi ngayon na nag-claim na pwedeng direct all pellets lang yung i-provide mo, hindi magkakaroon ng bloated, hindi magkaka-bloated yung rabbit, hindi magkaka-diarrhea yung rabbit, wala magiging problema, hindi magbilang over yung pagtaba ng rabbit, kahit na all feeds lang. But then again, kami bilang mga backyard breeders, kasi siyempre sa mindset ng rabbit farmer o yung meat production or commercial rabbit farmer, ang pinaka-goal mo is to achieve a growth, high growth rate. So kung tataasan mo yung number ng pellets mo, mas likely that mabilis yung growth rate ng rabbit mo at the shortest period of time. So yun yung goal nila. Kaya minsan hindi na rin sila nagbibigay ng mga ano ng grasses or hay. Kasi ang claim nila is there is this pellet company na pwedeng gamitin ng ganun. But again, make research doon. Kami naniniwala pa rin na ang practice pa rin namin is kung gayto yung process, 50 grams of pellets 2 times a day, pwede natin gawin na 50 grams of pellet one time a day, isang beses, and then only grass na. Pwede ganun yung practice natin. Or hay yung gamitin natin. Grass or hay, wala nang pinagkaiba doon. So ayun, pwedeng one time lang sa pellet. Kasi kami, one time pellet, umaga, and then sa gabi yung ano namin. Saan yung ano may? Ayan.
So, ang advice pa rin is use automatic drinking system, yung nipple drinker, to ensure na availability of drinking water 24 hours a day. So, sa water po, kailangan talagang available lagi, 24 hours a day. Hindi pwedeng mawala ng water yung rabbit natin. So, ayan. Okay, next. Ayun, feeding kung tatanong, baka yung magtanong kasi sa chat group mamaya kung anong advice na brand ng pellet. So, may ako nasagutin kung ano yung magtanong-tanong kaagad. May mga members tayo diyan nanonood lang. So, ayun, provide feeds in good quality and quantity with adequate supply of fiber and protein. Again, sa rabbit po natin, ang pinakamahalaga is meron silang fiber o meron silang enough protein, kasi pag wala silang fiber, magkikreate yan ng gases sa tummy nila and it will lead to bloated yung rabbit natin. And pag bloated yung rabbit natin, anytime pwede siyang mamatay. So kailangan lang silang mayroon supply ng fiber. And then, kailangan ng protein, kasi pag walang protein, medyo maliit yung chance na magkaroon ng magandang growth rate yung rabbit natin. And if you are a rabbit farmer, kailangan malaki yung growth rate, so kailangan ng protein. Tapos, kung anytime na mag-change sa'yo ng pellets or mag-change ng diet sa rabbit natin, kailangan gradual siya, paunti-unti, hindi pwedeng bigla. So if you have these pellets na pinapakain and then karoon ng shortage sa pellets na yan, and then you have to introduce new brand ng pellets, kailangan gradual siya. Pag binigla nyo po yan, dalawa lang yung mangyayari. So either hindi niya pakakainin yung pellets or if kakainin niya, magkakaroon siya ng diarrhea, mamamatay siya. So yun po, kailangan gradual lang. So kailangan may salt yung pellets natin. And sa mga nag-pellets naman, may salt naman talaga. Kung mapansin nyo sa label ng pellet, rabbit pellets, is meron namang salt dun sa label. Feeding, yeah, ito. Ito yung mga sa forage. Pag sinabi natin forage, ito yung mga additional or yung mga pagkain, yung mga greens or grasses na binibigay natin. So, bakit daw essential yung forages? Kasi essential siya dahil nagbibigay siya ng fiber sa rabbit natin, and then nagbibigay din ng vitamins, nagbibigay din ng protein. At the same time, nilireduce niya yung cost ng feeds. No? Kasi sabi ko nga kanina, pag pure feeds tayo, most likely, meron tayong target na ma-out yung rabbit natin. Kasi once na hindi natin siya ma-out o may benta or may mabenta ng buhay or katay yung rabbit natin, mangyayari, malulugi tayo dahil malaki yung cost na kinakain ng feeds natin. So, dyan pumapasok yung mga forages o yung mga alternative na pinapakain natin. So, syempre, sa forage, kailangan mataas yung high crude protein, yung fiber nila. Kagaya ng super napier grass, ng madre de agua. So, ayun yung natin. And then, ang advice lang namin sa mga gumagamit ng grass, huwag po natin siyang i-stack in piles. Ibig sabihin, huwag natin pagpatong-patungin yung mga ano. Kung pwede natin siya lang i-air dry po natin. Kung pwedeng i-sun dry din natin. Pero if kukuha tayo ng grass and then pagpatong-patungin lang natin, ang tendency po kasi niyan, yung grass natin is may moisture yan. After na magpapatong-patong yan, mag-iinit kasi yan, mag-create po yan ng molds. Yung molds is delikado siya pag nakain na rabbit natin. No? Nagkakaamag kasi yan. Tapos, sa kangkong, may video ako sa YouTube nito na bago. So kung pwede ba yung kangkong? Pwede pa yung kangkong, pero ang advice sa kangkong is, if i-harvest mo ngayong araw, kinabukasan mo siya ipakain o kaya i-air dry o i-sun dry mo siya. Much safer dahil sa high moisture content yung kangkong. Dahil sa high moisture content niya, pag kinain ng rabbit, may chance na magkaroon ng diarrhea, especially yung mga bata pang rabbit. Ayun, yung wag nating pakainin yung mga rabbit sa lugar na ano, yung mga kinukuha sa kalsada, yung mga gilid-gilid ng kalsada, pwede naman yan, pero hugasan natin. Ang ano naman kasi yan pag sa gilid ng kalsada, yung alikabok sa kayong mga usok ng kotse, pwedeng ma-decontaminate nila yung grass. Tapos, ayun nga, yung may mga nagtanong din yung sa dayami ng palay, kung pwede bang kainin. Pwede po yung kainin yung dayami ng palay. At make sure lang na okay yung ating insecticide. Nakita ko si Brother Beljo, no? Nakita ko, hi Brother. Ayan. Tapos, malunggay leaves, no?
bigla ako na ano kasi pagpasok ni ano ni Meljan ano taga ano ba to agriculture pala ito tapos pinag-uusapan natin yung mga forage patay tayo dito. Ayan. Ayan tapos yung malunggay isa pinaka ano yan safe na binibigay saka talagang for lactate induced proven talaga yung malunggay na para sa mga especially sa mga nagla-lactate o yung mga nagpapadeding dough talagang isa sa mga nagkatanong kung proven po yung malunggay. So yun, yung best feeding practice is i-mix natin yung feeding. Ibig sabihin lagyan natin ng ano ng variation yung feeding natin. Minsan pellets or kaya napier grass, kinabukasan Madre de Agua para at least ano iba-iba yung feeds na nakakain niya. Hindi rin magsawa yung rabbit kasi tayo nga mga tao kung lagi-lagi yun lang kinakain natin, magkasawa rin tayo. Sa akin kaya may mga nagkatanong minsan ano daw eh hindi na kumakain yung rabbit nila ng damo ano daw. Actually, ano yan, eh, hindi naman sa hindi sila kumakain, sabi ko, gutumin nyo. Pero ano, minsan kasi nagkasawa na rin sila pag hindi nagkakaroon ng variation yung kinakain nila. Kanyari kung puro napier grass na lang, napier grass, kugon-kugon na lang. Actually, ano yan, nagkasawa rin sila. Kahit sa pellets na mapansin natin yan, kahit ano, yung pellets hindi na rin na kinakain ng gusto. So, ayun sa feeding. Yun lang naman sa feeding natin. To make sure na mabawasan yung feed cost natin, kailangan natin magdagdag ng mga forage na additional para at least makatipid. So, ito yung tinatawag natin na rabbit food pyramid. So, makikita po natin dito yung mga ano. Kasi may mga nagbago nag-aalaga ng rabbit, pinapakain nila ng apple, ng banana, yung ano. Yan po pwede namang pakainin, pero at least ano, bilang treats lang talaga yan. Hindi siya ano, regular diet. Yung apple and banana po kasi is ano yan, high in sugar. So, yung mga sugary na pagkain o high in sugar na gulay or fruits ay hindi yan hindi yan sila nakakatulong o nakabigay ng magandang sustansya sa rabbit natin. Isa po sa mga pinaglalaban po namin yan kasi last time meron na feature sa isang TV show na tinanong ko ni multivitamins na pinapainom niya sa rabbit niya. Ang sinabi niya po kasi dextrose powder. So again hindi po vitamins ang dextrose powder, linawin lang po natin no. Hindi po vitamins 'yon, sabi po kasi doon vitamins 'yon dextrose powder. Hindi po siya vitamins no kasi dextrose powder mataas po yung sugar content niyan. And ang sugar po is very hindi po maganda sa rabbit natin yan. So pinaka-less po yung treats, yung mga apple, saging, mga fruits yan. Pwede pong pakainin pero very limited lang. And then yung mga pellets natin, limited din lang yung pellets. Bakit? Kasi pag mataas po yung pellets natin na ginagamit natin, pag mataas yung pellets is ano may tendency na magka-bloated yan dahil sa low, lalo na pag low fiber yung pellets, pag hindi siya high fiber. Pero pag high fiber yung pellets, okay po yan. And then next is yung mga vegetable. So vegetable, diyan mapasok yung mga romaine lettuce, yung mga cabbage. Yung cabbage po, hindi rin siya advisable pero may nagkapakain. So hindi ko na sila aawayin regarding doon. So hindi rin siya advisable kasi may ano yan, mabilis mag-create ng gas yan. So makapagpa-bloat sa rabbit natin yan. So ang pinaka sa baba po ng triangle natin, makikita natin, unlimited grass or hay. Yung rabbit po natin is lagi ang pinaka 80% ng diet nila should be grass or hay. And the 20% is divided sa vegetable, pellets, and treats. So kung wala pong grass, ay kung wala pong hay, pwede pong grass. Ang grass pa, pwede natin gawing hay. Pwede po natin gamitin siya sa pamamagitan ng air dry or sun dry. Makapag-produce po tayo ng ayun, ito yung mga forage natin, yung grass. Yung napier talaga yung pinaka-advisable. Kahit sa mga baka, kambing, napier talaga yan ang pinaka-advisable. Good for sa mga ano yan, sa mga vegeta, sa mga nasa livestock. Tapos yung mga legume, yung mga indigofera, yan yung next na. Tapos yung mga broadleaf na legume, yung mga Madre de Agua. Isa yan sa mga, ilan lang yan sa mga pwede nating ipakain sa mga rabbit natin. Sa mga medicinal plants naman, yan dyan yung oregano. Siyempre, oregano per sa mga nagkakasipon. Kung effective sa tao yan, effective din sa rabbit po yan. Tapos yung ina nga yung Madre de Agua saka yung napier. Yung kakawate ginagamit na hindi naman po pinapakain yan yung Madre de Cacao, hindi naman siya pinapakain. Pero ginagamit po kasi yung Madre de Cacao pang patay ng mange o yung namangge o yung galis sa rabbit. Proven effective po. Kung mapapansin niyo po sa aso, yung sabon ng aso o yung mga shampoo ng aso mayroong Madre de Cacao solution.
Ganun din po yung sa rabbit, pwede natin ilagay yan sa rabbit. And then yung hagunoy, baka hindi alam ng mga yung mga members namin diyan o yung mga nanonood. Yung hagunoy po hindi po talaga yan ano at the certain amount na makain nila, may certain amount kasi yan na toxic na siya. So depende sa laki ng rabbit. Kung maliit yung rabbit, small amount lang magiging toxic siya. Kung malaki yung rabbit, mas mataas na amount yung needed para maging toxic siya. But then again, bantayan lang natin, toxic talaga yung toxic. Toxin yan yung hagunoy. So, ayan. So, ayan, sa breeding na tayo. So, sa breeding, before breeding rabbits, kailangan i-check yung age, physical condition, and disease, saka temperature. Sa age, ang ideal na pag-breed ng rabbit is 6 months pataas. Ideal. Pag sinabi kong ideal, ito yung pinaka-average. Sa small breed kasi, pwede ang 4 months. Sa medium, 6 months pataas. Pag large breed is 8 months pataas. Pero dahil sa i-average natin siya, nasa 6 months siya. Pero sa mga small breed kasi, like Lionhead, Netherland Dwarf, Andes, ano yan, pwede naman 4 months, pero advice pa rin namin is 6 months para sa physical condition, no? Physical condition, at least 2 kilos up dapat yung rabbit pag drained natin. Kasi pag hindi natin yan, mas mababa sa 2 kilos, medyo payat yan. May tendency na pag nanganak yan at nagpadede yan, mas lalo pa siyang papayat. So lalabas yung mga buto-buto niyan. So ayan. And then disease. Pag alam po natin na may disease yung rabbit or genetic, alam mo yung mga kasi may tinatawag na max factor, genes problem, huwag na po natin i-breed yung mga katulad yung mga may mga maluklusyon, yung mga bumaba yung ngipin, huwag na po natin i-breed kasi genes yan eh. Once na pinarabi na natin yan, magkakaproblema tayo in the near future pag dumami na yung mga ganong klase. And then temperature, hindi po ideal mag-breed ng rabbit pag summer, especially ngayon pag mainit. Bakit? Kasi hindi mas okay sa rabbit yung malamig na panahon compare sa mainit na panahon. Mas madali silang mamatay through heat stroke. Ang pinakamataas na chance na namamatay po yung rabbit o yung pinaka dahilan ng mortality sa rabbit is yung tinatawag namin heat stroke. Yung heat stroke, lang yan, malakas pa yung rabbit mo, minuto lang, isang oras na after 1 hour, pag heat stroke yan, patay agad yan. So ayun, saka syempre may tinatawag tayo back sterility. Yung mga back po natin, yung mga lalaking rabbit, pag summer po, nababawag po sila. Temporary na nababawag yung mga rabbit. Hindi po sila nakaka-produce ng semen. So minsan nagkataka tayo, sige tayo kapasampa or breed ng rabbit, hindi nababuntis pag summer. Kasi nga, ayun, yung back po pala is meron siyang back summer sterility. So ayun, ang daming chat-check ko lang, baka may question. Ayun, may tanong pala si Brad Meljan. Ayun, Pres, hi. Ang sagot, tanong is common ba sa Lionhead back yung umahaba yung ngipin? Hindi siya common. Actually, rare or isolated cases lang. Ang tawag sa ganyang case is malocclusion. And hindi lang siya nangyayari sa mga Lionhead na rabbit at hindi rin sa buck. Actually, pwede siya mangyari sa lahat ng klase ng breed, sa mapadoman yan o buck. Pero kasi yung ganyan, ang reason kasi niyan, dalawang reason. It's either genetically na meron silang malocclusion na genes, or second, hindi kasi, yung rabbit kasi continuously na tumutubo o umuhaba yung ngipin nila. Kaya nga kailangan nilang meron silang ginangata na damo, or kahoy, or mga chewing toy. Kasi once nawala silang inatangata, tuloy-tuloy lang na humahaba yung ngipin nila. So, pag sobrang haba kasi maloclusion na yan, pero pag hindi naman, baka kailangan ng grass or mga tangkay ng malunggay para meron silang inangata. Sa maloclusion po, pag sobrang haba na, kailangan putulin. Kasi pag hindi pinutol yung ngipin, hindi na sila makakakain, mamamatay sila. So, ayan. Thank you, Pres. Kian, anong solution pagdating ng summer para maiwasan ng heat stroke? So isa sa mga requirements natin para i-check yung lugar natin, kailangan properly or well ventilated siya. Kasi pag masikip or hindi siya well ventilated, may chance na ma-heat stroke. Some rabbit breeders o mga backyard farmers, ang ginagawa nila, nag-i-install sila ng mga nag-i-install ng fan
o yung mga malalaking industrial fan, nilalagay nila yan sa farm nila or sa mga sa backyard. Yung iba naman, especially yung mga angora, yung mga makapalang fur na rabbit, saka yung mga mamahaling rabbit, mga purpet, aircon yung ano nila, aircon yung kwarto nila, naka-aircon yung mga rabbit. Tanoy mo si ADP Gino, yan, meron siyang angora, naka-aircon yan yung angora niya. Yan, yung kay ADP. Ayun, ano pa bang ano, questions? Check lang. Wait lang. Yan, si Ma'am Lani may tanong. Hi Ma'am Lani, kung okay ba yung kamote? Okay po yan ma'am, pwede po yung kamote. Parang kangkong din lang yung style yan. Kung kunin mo po ngayon pa air dry lang. Tapos ano, patuyuin lang. O kaya sun dry, pakain sa rabbit. Ayan, next na tayo. Balik ako lang yung question mamaya. Para at least tuloy-tuloy tayo. Kunti na rin naman. Ayun, pag... kung paano natin ibinibreed, yung ito yung practice, kailangan daw, sabi dito breed early in the morning, bakit daw early in the morning? Kasi early in the morning medyo malamig pa. So yan lang naman yung reason yan. So pwede namang gabi din, kasi pag gabi malamig din. So kayo bang bahala, pwede pong morning, pwede yung gabi. Bahat wag lang pag, ano, pag tanghali, mainit eh. Mahirap pag tanghali. Tapos i-weigh daw yung both dam and sire. Siyempre kailangan tama yung weigh nila. Tapos at least 3 successful mount. Pag sinabing 3 successful mount, ibig sabihin tatlong time na na-hit or may fall-off na tinatawag. And then paano malalaman kung buntis? Sabi dito, way kasi yung natin, yung presentation natin galing sa ano to, isa sa mga pinagsama-sama natin yung mga presentation ng Farm Tech, ng Aram, tapos yung mga practice natin saka sa ibang members binuo natin. So sabi kasi sa ano, sa ibang farming, hindi nila ina-advise yung palpation. I-weigh daw, pwedeng i-weigh yung dam, if nag-increase ng 100 grams, may mataas yung probability na buntis. Pero kami, ang pinaka-suggestion natin, pinaka-most effective way para malaman natin kung buntis yung rabbit natin is through palpation process. At kung paano yung palpation process, check nyo na lang po sa video sa YouTube channel namin. Ang hirap po ipaliwanag pag ano lang, dinedemo lang natin. Pero ayan, pag may mga tanong sa palpation, chat lang po, i-share ko kung paano. Wait lang. Ayan. Ito. Ito yung mga sign ng receptiveness, yung rabbit. Yung rabbit po natin, walang tinatawag na heat period. They ovulate and response to having been mounted. Ibig sabihin, wala pong ovulation period yung rabbit. Hindi sila nag-heat kagaya ng aso, pusa, na meron silang heat cycle. Yung rabbit po, wala. Yung rabbit, mag-ovulate sila or mag-release sila ng egg cell once na nag-breed sila o na-successfully mount ng isang buck. Meaning, yung egg cell, yung pag-release ng egg cell is na-stimulate po yan ng breeding process mismo. Once na nasampahan sila ng buck at nagkaroon ng successful fall-off, dyan pa lang po mag-start na mag-release ng egg cell yung rabbit. So, wala silang heating period. Ibig sabihin, at the whole year na nabubuhay sila, fertile po yung rabbit. Kaya nga po, ano yan, mabilis magparami yung rabbit. Wala pong, ano yan, kahit kakapanganak pa lang yan, pag sinampahan po yan ng buck, may chance po agad na ano yan, mabuntis. Meron lang silang tinatawag na yung hindi sila in-heat na tinatawag. Yung hindi sila receptiveness o hindi sila recessive dun sa ay receptive dun sa buck. Usually nangyari lang yan 3 to 5 days. May days talaga na hindi sila nagkapakasta. So may mag-chat na naman po yan diyan kasi yung rabbit ko hindi pa po nagpapa-mate. So medyo matinding question at usapan pa rin po. May mga members po kasi tayo diyan na nanonood na may mga tanong. So, kung hindi po nagpapakasta yung rabbit nyo, huwag po kayong mag-alala. Ako din po, yung mga rabbit na hindi nagpapakasta. So, ayan po. Ito yung mga ano natin. When ready for breeding, yung female daw is red yung vulva nila. Deep red or pinkish. Sabihin receptive sila. 75 times, may chance na mabuntis. Tapos, paano malalaman na ano sila nabuntis? Sudden decrease in feed consumption. Yung rubbing ng chin sa hatch kasi pa nag-rub sila ng hatch, once nabuntis na po yung rabbit, naging highly territorial yan. So nagma-mark-mark po yan siya ng territory niya, especially sa kulungan niya. Mapapansin natin nagma-mark siya. Pag colony type, kahit na yung babae, minsan sila yun po, sila yung nagma-mount sa doe, sa buck, sa lalaki, isabihin ano sila, aggressive. Ayan, okay. So kindling.
So, kailan ba nilalagay yung nest box? So, we place nest box inside the cage sa 26 day after breeding. Bilang lang po tayo, yung rabbit po na anak yan, 28 to 32 days. So, ibig sabihin, once na nagkaroon ng successful breeding, bilang lang po tayo ng 28 days, may din siya mga anak. O bilang tayo ng 26 days, introduce na natin yung nest box para hindi siya manibago sa nest box niya. So, ayan po natin. Pag hindi daw na anak yung ano, yung doe or nagkaroon ng tinatawag na false pregnancy, which is very common sa mga rabbit, pwede na siyang i-breed. Again, may reservation po tayo dito. Pwede siyang i-breed, i-breed if healthy siya. Pag hindi siya healthy, kung medyo payat siya, huwag nating i-breed pa medyo pa recover natin siya. So ayun. Ayun, kailan daw tinatanggal yung nest box? As much as possible, pag kusa lang lumalabas yung mga kids, saka lang natin tanggal yung nest box. Kasi umaalis yung mother doe sa nest box, no? Yung ako yung magtanong diyan bakit daw hindi nagpapadede yung rabbit nila. Yung rabbit po, yung nanay na rabbit, hindi po yan tumatambay sa nest box. Bakit? Again, sabi ko po, yung rabbit is a natural prey animal. So most likely, iiwanan nila yung mga anak nila para hindi sila makapag-attract ng predator. So hindi nila papuntahan yan. So yung rabbit, pag umalis sa nest box, pag wala pong nest box yan, habol ng habol yung anak nila. Ang ginagawa po nila, sinisipa nila yan. So once na pag nasipa po yan, dahil sa maliit yan or makalmot, may tendency na mamatay po yung mga kids. So what is winning? Winning po yung process ng pagwawalay o paghihiwalay ng mga kids sa mother doe nila. So we win kids at the 30 days after kidling. Pagdating ng kumbaga 1 month after ng pinanganak, ihiwalay na natin. Bakit natin kailangan ihiwalay? Para makarecover na si doe, saka maiwasan na masugatan yung mga tits ni doe, yung dede niya, at mag-cause ng infection kasi may mangipin na yan yung rabbit na yan. So again, sa rabbit farming po, you may rebreed the doe after 10 days from weaning the kids. With the reservation, kailangan po healthy siya. 10 days lang po after mahiwala yung mga anak, pwede nang i-rebreed. Yan po yung sa rabbit farming. Pero sa mga pet type, baka may mga nanonood ng pet type, minsan po 1 month bago nila nire-rebreed kasi ang goal lang naman nila is to make sure na maganda yung katawan ng rabbit doe nila. So, ito po yung process natin. Pakita ko lang ng konti. Bale yung sire plus dam. So i-breed natin after 10 days. After 10 days check natin. Pag negative o hindi na buntis, dito rebreed lang. Tapos pagdating ng 26 days, ayun, lagyan na nest box. Magkikindil yan ang mga anak after 30 days. After 15 days, tanggalin yung nest box. After 30 days, ayun po, ano na sila, win na siya. Okay na, pwede nang i-release yung kids after 2 weeks. 30 days yung winning, pwede siyang i-release yung kids after 2 weeks. Ayan po natin. So, record keeping. So, isa sa mahalaga sa mga nag-rabbit industry, yung record keeping. Kailangan pong alam natin kung sino ang mother, sino ang doe, kailan pinanganak, kailan ang birthday ng kids. Tapos, yan po isa sa mga question yan na lagi kung yung record ng rabbit natin. Kahit na walang pedigree, hindi tayo makapag-release ng pedigree, at least mayroon lang siyang record kung sinong nanay, sinong tatay. Para sa mga bumibili ng stock natin, ma-check natin. Tapos yung daily breeding, para malaman natin kung sinong tatay. Tapos yung doe breeding record, ilang beses na ba ng anak yung doe, and then yung back breeding record. Yun lang naman, isa sa pinakamahalaga. Sa mga nagpa-farming, kailangan ng record. Kung walang record keeping, hindi ka magandang breeder kasi magkaka-problema ka in terms ng ano, ng pagre-release ng record ng rabbit mo. Tapos, health management. Ito lang naman yan natin. So, dapat yung rabbit tree natin is clean at ano, walang infestation. So, dapat nililinis, may regular cleaning. Tapos, pag may manamatay na ano na rabbit, kailangan wait lang ha. Pag may namatay na rabbit, kailangan nating i-dispose kaagad kasi baka may sakit 'yon, makahawa pa lalo. Tapos ayun yung kailangan yung rabbit cages natin or yung lugar natin hindi nag-accumulate yung mga dirt or mga dumi nila kasi magki-create siya ng sakit sa rabbit natin. So dapat meron tayong general cleaning and maintenance sa mga rabbit natin. Diseases. Ito yung mga simpleng diseases na pwede nating makuha sa rabbit.
ay makakuha ng rabbit natin. Yung ear mites or canker, yung sa tenga yan, ang pinaka main source niyan is mites, yung skin mange o yung galis, ringworm, yung fungus infection yan, tapos sore hacks, yung sa paa ng rabbit natin, nagkakaroon ng sore hacks. Warbles, yung ano yan, nagkakaroon ng mga fly larvae, nagkakaroon ng mga lakna, yung mga maggots ng ano ng fly. Sa treatment sa skin disease natin yung ngayon Madre de Cacao or Cacahuate. Tapos VCO, virgin coconut oil, is mga pinaka-effective yan. Pwede rin i-rub mo lang yan or pwede natin gamitin yung ivermectin sa mga ganyan. Sa treatment ng mga diseases, kung pwede, mayroon pa tayong mga seminars na gagawin, pwede natin magkaroon ng seminar na para sa diseases ang treatment lang para matulungan natin yung mga may mga questions regarding sa diseases. Ito yung mga common enteritis, yung bloat. Sabi ko nga, pag hindi, ano, yung isang pinaka-critical is yung bloated. Pag low-fiber diet, yung rabbit natin, bloated po talaga sila. Diarrhea, pag yung rabbit natin, very common sa diarrhea yan. Diarrhea, pa nagka-diarrhea, hindi nagamot, patay ka agad yan. Treatment sa diarrhea, misan, ano lang, dahon ng kimito or for organic, dahon ng bayabas, organic, pwede yan. Pag mahina, pag yung diarrhea is starting pa lang, pwede yung erciflora, yung inyam ng bata. And pag malala na talaga, LC score ginagamit natin. Sa mga ano niyan, chat nyo lang po ako sa ano. Ibang mga members natin, alam na rin kung paano yung process niyan. So, ayun, sabi nga, unlike ng ibang mga rabbit or livestock, o mga ibang mga ruminants, yung rabbit po, hindi nila kayang i-distinguish kung lason o hindi yung kinakain nila. So, ganun din po yan sa mga food or forage nila. Anything that is palatable, pag in-offer natin sa mga rabbit natin, kakainin nila yan. Pero ang question dyan, lason ba or healthy sa kanila? So, tayo mga breeder, dapat maging pagbatsyag tayo or mabantayan natin kung ano yung mga food na binibigay natin sa kanila. So, yung mga iba na yan, huwag natin ano yun yan, yung mga other diseases. Medyo, ano lang yan. Sa WPIs, mahirap yan sa ano, WPIs, mahirap yan gamutin. May gen akong rabbit ngayon na may WPI. Simula na lang pinanganak siya hanggang ngayon, hindi pa rin gumagaling. Pero hoping na matanggal pa rin. Lagi nila siyang bulag, nakapikit na lang lagi. Ayun na, may mga sakit daw. Separate infected animals from the herd to avoid spread of disease. Yung mga galis sa aso, mga ringworm, pag yan hindi nyo nahiwalay o na-isolate yung rabbit nyo, bris kumalat yan. So, kailangan natin i-isolate tapos disinfect agad ng cage. Usually, nanggagaling lang naman yan pag ano, yung cleanliness ng cage is sobrang baba. Nagkakaroon naman yan. Saka pa, ganitong panahon na mainit, tapos biglang ulan, mataas yung moisture ng ano, yung humidity. Pag mataas yung humidity, madali magkasakit yung mga rabbit natin. Ayan. Injuries, wala na. So, ito, last slide. So, mayroon tinatawag na 5 freedoms, no? Sa animal welfare, no? Baka sabihin, yung mga hayop, mayroon ba silang karapatan? Mayroon silang karapatan bilang mga breeders po. Kailangan natin i-follow yung 5 freedoms na to. Sa 1991 guidelines for animal welfare, freedom from hunger and tears, freedom from inadequate environment, freedom from pain, injuries, and distress, freedom from fear, and freedom from impossibility of expressing the normal behavioral repertoire. So, ayun po. Ito yung 5 freedoms na kailangan meron yung mga rabbit natin. So, kung mapapansin nyo po, doon sa tinakil natin na basic na rabbit raising course, is talagang tinakil natin yung 5 yan. Para maging successful tayong rabbit breeder, dapat before natin intindihin yung kita, yung benta, yung sales, yung gastos, i-check pa natin kung okay yung animals natin, yung mga inalalagaan natin, kung okay pa sila sa guidelines ng animal welfare. So, ayun. Ito po yung feasibility studies. Sa mga gustong humingi ng copy, meron po nating kunin. Ito po yung feasibility studies na ginawa is actually for 16 rabbits, no? So, kung makikita nyo, 2 buck, tapos 14 does. Pero kung gusto nyo siyang, ano, kung gusto nyo siyang pag-aralan ng mas maliit, gawin nyo lang, pwede naman kasi 1 buck, 2 doe, at least tryo, pwedeng gamitin. And then change lang yung data. Ito makikita natin, kung yung amount ng 16 does is 8,000, tapos yung pellets natin is
ito yung pellets natin, and then yung for ilang days, 30 days, 90 days, sinama na natin yung ano, cost ng breeder, ng breeder. Sa breeders pa lang umabot na ng 13,000 if 16 peraso. Plus, i-add natin yung housing and equipment na 22,400. Ang laki na pinag-uusapan natin. Actually, maliit po po yan pagdating sa mga ano, mga nasa farming farm for rabbit farming, malaking farm. Maliit na yung cost na yan, di na ano yan. Tapos plus yung ito pa yung mga ibang yung, ito kasi yung unang ito is, yung housing na to is for breeders only. So pag may breeders ka, kailangan automatically mag ano ko na magawa na rin ng cost para sa ano sa grow out, kasi pag wala kang may breeders ka tapos wala kang grow out, wala kang paglalagyan ng mga kids na pinanganak niya. Marami yan. 14 goes yan. Pag nanganak, sabihin natin, 14 goes times 5 lang, no? Ilang kaagad yan? 50 plus o 80 plus kaagad na kids yan. So, saan mo nilalagay yung kids kung wala kang housing ng grow out? So, kailangan isama mo din kaagad yung grow out na housing. So, abot yan ng ano, 46,000. So, depreciate natin yung housing ng 5 years yung shelf life niya. Tapos, ito yung lalabas. So, tapos yung dinepreciate din natin yung lifespan ng breeder na duck and doe, which is only 3 years. Nilagay natin 3 years lang, pero pwedeng umabot ng 5 years yan. Pwede sumi pa ng 5 years. Pero pag once na kasing ano na yan, mangyari yan, ito yung salvage value na tinatawag. Pag yung value nila pagkakatay na natin, syempre kailangan natin magpalit ng doe and breeder. So, ito yung kakatay nila. So, ito sinama na siya dito sa initial na 16 breeders. Ang annual depreciation niya is 8,246. Pag mga numbers, medyo mahina pa ako dito, tulungan niyo lang ako. Pero ito yung ginawa namin, ginawang ano. So yung depreciation value niya for one cycle, for 70 day cycle, kasi 70 days yung breeding, di ba? 30 days na magbubuntis, tapos 30 days na magkapadede, then pawin, 10 days, 70 days, rebreed ulit. 70 days sa isa. So most likely ang rabbit, ang isang pair ng rabbit, pwedeng manganak ng 5 times, no? Sa isang taon. So, ayan. So, ito na siya. Send ko na lang kung may mga gusto magharap ng feasibility studies, pwede kong isend. So, average number of breeders, 6 kids times a 14 dam, that's 84 kids. Tapos, yung survive, tinanggal natin na 15% mortality, ibig sabihin, may 15% na namatay, 71 perasong kids lang yung nabuhay. So, yung cost natin, ito na lahat. Plus yung man-hour pag meron tayong farming. Kung wala kayong farming, wala kayong man-hour, tanggalin nyo lang yung man-hour. So, feed cost natin, ang pinaka-cost natin sa per cycle na 70 days sa grow-out is 14,000. So, kung makikita natin dito, dito kasi per kilos eh. 142 kilos times 150 kasi ang bentahan per kilo. So 21,300 yung cost sa grow out, which is 14,347. Meron tayong gross income for 70 days, no, one module lang isang 70 days na 6,952. Ngayon, yung overhead cost na 10%, syempre may overhead cost tayo, 695.21. Ang pinaka net income po natin per 70 day cycle is 6,256.85 sa isang cycle lang po 'yan. So once sabi ko nga ang pwedeng you know ang manganak yung rabbit ng 5 times a year, so kung that's 6,256 times 5, yan yung makikita nyo. Most likely dikit diyan or magsobra diyan yung makita. Depende na rin kung magbabawas kayo sa overhead cost or may mga ibabawas pa kayo sa mga cages natin. So ayun po. Yun yung basically yun yung ano. Kung may mga tanong regarding doon sa feasibility studies, pwede po ako sumagot. Ito yung process natin. So hindi natin, kumbaga parang ano lang yan eh, cost mo from you bilang breeder, tapos yan yung mga plus abot siya ng at least 450 per piraso ng kids. So ayun lang. Ayun, and that's a wrap. So ayun po, salamat sa mga karabit for questions, clarification. You can visit our social media accounts at Conejos San Jose or Naiyeshus Pets. Pwede nyo pa kami tanongin doon. So may mga questions, pwede na pong magtanong. Yung pwedeng i-open yung mic or tanongin. And then, pwede rin sa chat box ko. Ano. Ayun, again, thank you po sa lahat na nandito at nakikinig sa amin. And salamat. It's a really a pleasure na makapag-share ng knowledge sa inyo. And then, makatulong
sa ano maging way ito para maging makatulong sa livelihood ng mga tao sa Palawan, at at the same time para malaman din natin na meron pong kita, may pera sa paglarabit, especially ngayon na ano siya, in demand talaga siya sa market. Saka para matulungan niyo na rin po kami na makapag-promote ng rabbit industry. Sobrang hirap po ng supply dito sa Palawan. Ang daming demand as in sa mga foreigners, sa mga restaurants. Ang daming demand. Ang problema namin, hindi kami makapag-produce kasi kulang pa po yung mga breeders. Again, in behalf of Nourishious Pets and Palawan Rabbit Enthusiasts and Breeders, ito po si Rex at nagpapasalamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, VP Rex Lina Zarcon. We would like to ask ulit lahat ng mga participants kung may question po ba. Last question po, nakita ko dito kay sa chat box natin, I see from Nara Palawan, OMA. Tama po ba? Ask si Mel Junyan. Bro, kung pwede zero pellet. Ay, okay po, si Jun. So ask ko bro kung pwede zero pellets ang rabbit or pure damo sila. Ah, okay. Ayun nga may nagka-practice ng pure pellets. Sa pure pellets kasi syempre na iintindihan natin may mga breeders na hindi talaga kaya magdamo. Sa pure pellets okay naman 'yan, at least ang problema lang sa pellets kasi pag walang mababa yung fiber ng pellets, may chance na magka-bloated sila. Pero may pellets na may ano na high fiber, so pwede naman. And then syempre may mga ang sabi ko nga sa base sa food pyramid ng wait lang yung anak ko, tinatanong kung ano, check yung sinasagot ko. Ayun. Pag yung Wait lang ah. Matagal ka pa daw. Hindi, alapit na. Yung anak ko kasi ano, may boss kasi ako dito, yung boss ko. Oh. Yung anak ko, boss ko ito, hindi pa daw kumakain. Ayun, yung sa ano sa pellets, ano siya, bahat high fiber pellets okay. Sip yan. Tapos kung mas much better na may hay or grass, kasi nga yun yung 80% ng diet na dapat is hay or grass para at least safe. Pero kung wala namang hay or grass, pellets will be fine. Bahat okay lang, may ano siya. Wag lang sobrang dami. Kumbaga, meron naman tayong grams nang nabibigay. Wag natin i-over kasi rabbit kailan lang kain yan. Once na over yan, magkaka-bloated yan. So, ayun pa, sino pang may question? Rex Lynn, may tanong dito. Sabi daw po ni Sir Jolo, banana leaves po. Banana leaves. Pwede po ba? Banana leaves pwede. Alternative banana leaves pwede. Ang problema sa banana leaves, maraming question dyan. Pag kumakain ng banana leaves, kulay pula yung ihi ng rabbit. So, makakala nila umiihi ng dugo yung rabbit. Saka yung banana leaves, wala po talagang nakukuhang nutrients dyan. Kumbaga parang kumakain ka lang ng chichirya sa atin. Junk foods, again. Kung nabusog tayo pero wala tayong nakukuhang nutrients. Ganun yung purpose ng banana leaves. Tanong naman daw po ng JCIPP Kiao, si Mikey Sin, bakit po si Bugs Bunny carrots ang kinakain? Ayan. Actually, si Bugs Bunny, isa sa hindi naman siya rabbit. Bugs Bunny is a hare. No? Hare siya. Hindi siya rabbit. Magkaiba po yung rabbit sa hair. Pag sinerge nyo po siya, magkaiba sila. Yung si Bugs Bunny as a hair, kasi parang lumaki tayo na carrots yung kinakain. Pero isa pong meat yan. Hindi po talaga sila pwedeng pakainin ng carrots. No, mamatay po sila pag kumakain sila ng carrots. Yes, alam naman. Sabi daw po ng Taganarat, Samuel Jan daw po, bakit po pure grass bro? No pellets, okay lang? Pag rabbit farming, pure grass, no pellets, hindi pwede. Kasi mapayat yan. Walang protein. Mababa protein ng rabbit. Unless may, at least yung pure, mataas yung crude protein, Madre de Agua or Napier. Pero based sa studies, medyo mataas yung growth rate. Mababa yung growth rate pag pure grass. Kaya kailangan lagyan ng pellets para sa protein. May nakita ko tanong dito. May tanong pa daw po. Size ng cage daw. Size ng cage depende sa breed. If it's small breed, pwede mga nasa 1.5 feet by 1.5 feet. Pero kung medium yan or from farming, at least dapat 18 by 24 by 36 inches yung double cage. Pero pag large breed yan, syempre kailangan malaki rin. Pero ang standard talaga sa farming, nasa 18, 24, 36 yung haba. Ganun. Ang may tanong.
yung ano ba yung rabbit industry dito sa Palawan, like ano na ba growing yung di ba sabi mo maraming nagde-demand, pero kasi wala akong nakikita na mga yung mga rabbit meat na yung ginagamit sa mga restaurant or ano. Actually may dapat meron na ang naging sa Ate Vanji pa lang. Actually, dapat meron na. Kaso lang, natapos yung, nagkaroon ng pandemic. Before ng pandemic, boom pa boom na. Meron na tayong import. Nag-export na tayo actually dito. Yung Palawan Rabbit Farm, nag-export na siya sa Leyte, sa Cebu. Nagkaroon ng pandemic, na-cut kasi walang logistic problems. And then, sa atin naman ngayon, may mga restaurant nga na nagkatold yung sa Libis, ano yan, itong bahay sa Libis. Yan, regular customer ng isa sa mga members natin. Kaya lang, yun nga, maliit yung supply ngayon kasi nag-i-start yung rabbit farming sa Española, El Nido, si Attorney Acosta, nag-i-start sa Rojas. Ang problema, hinold nila lahat ng kids kasi pinarami nila. Kumbaga, pinarami nila yung rabbit, nag-establish nila ng mga kids. Ngayon, walang for grow out na ilabas. So, ang target is by June, sana marami na yung may release na rabbit meat natin. Kasi ngayon, mostly lahat ng rabbit farmer ngayon is nagpapalaki lang ng mga grow out. Ayun. Any questions pa? Pasensya na kayong anak ko ano dito sa tabi ko eh. Okay. Sino ba? May mga questions pa? Yung kita, yung income in terms of that as of now, kung ikaw mag-analyze, kung kita dito sa local market natin sa Palawan, feasible na siya talaga, parang mabenta na in a way, or nandun pa lang tayo talaga sa point na pa-introduce pa lang siya sa community. Actually, ini-introduce talaga natin sa community. Kasi siguro last year, may mga grupo na sa Palawan sila Sir Gabi, sila yung kabilang yung mga cooperative na iba. And then syempre nag-ano rin na talagang may mga dati kasi ano lang, may grupo kasi kami sa pet type, tapos ang nangyari is for more on pet lang kami, nag-stop ako sa meat type kasi wala namang ganong supply, walang demand. And then pumasok yung last year, nagkaroon ng suggestion yung DA na mag rabbit meat, dumami yung demand. And then doon na rin pumasok yung mga bagong breeders. So sa ngayon maganda yung starting kasi mayroon na tayong cooperative, dalawang cooperative ng rabbit farmers and producers sa Puerto and Palawan. Ibig sabihin magandang it's a good sign, no, na may mga tao na willing mag-invest para sa rabbit industry. And then syempre yung mga names na kasama dito pag binanggit natin, medyo magugulat tayo. May mga attorney, doctors, mga engineers na talagang sa farm nila is nagra-rabbit farming. Si Yamang Bukid, makita natin, nagkaroon din sila namin farm, rabbit sa nila. And hopefully, maging mas okay yung rabbit nila dun sa Yamang Bukid. Medyo may mga problems lang doon, pero at least, ngayon alam ko may nasikaso na rin naman nila. So, ayun po. Ito kay Sir Melchor Gabwa. May tanong dito. Ginawa ko po nakaraan, 15 days after niyang manganak, pinasampahan ko na. Nangyari, every 45 days ay nanganak siya. Nakaka-3 beses ng nanganak na ganun ginawa ko. Kaya mabilis sila dumami. Okay. Pwede naman gawin nyo. Sabi ko nga, yung rabbit, ano yan eh, tawag ito, pag nanganak yan, pwede mong pakastan, mabuntis ulit yan. Pero nga sila tinatawag na double pregnancy sa rabbit natin. Pwede silang manganak ng sabay ng 2 beses, 2 set. Kasi yung rabbit natin, may 2 set ng ovary. So once na yung ovary nila, ma-fertile na yan, magkaroon ng anak, pwede pa sila magbabuntis ulit pag in-introduce na ulit natin sila sa back. Kaya lang hindi natin sinasuggest yung gano'n kasi pangit na practice yun, especially sa pet, kahit sa rabbit meat. Kasi pangit naman na, kumbaga parang nalalaspag ba yung term doon? nakakawa yung rabbit na 2 set yung diadala niya natin. And then after pag nanganak siya, ilang araw pa lang, manganak siya ulit. Medyo talagang kawa yung breeder. Hindi siya nakakapagpahinga. Sabi nga natin doon sa isa sa mga rules natin, sa guidelines natin, karapatan na mga nilang mabuhay ng appropriate sa natural na behavior nila. So hindi natural kasi na ganun. So kailangan, ano lang tayo, bilang mga breeder, dapat ingatan din natin yung mga alaga nating rabbit.
So, yung kay Sir Melchor, totoo yan, talaga nanganak yung rabbit ng may chance na maging ganoon. Pero as a responsible bidder, dapat iwasan natin. Okay. Kailan yung raffle? Si yung raffle. Any questions pa po? May question pa po. Yung raffle po. Pwede ganun daw, pwede. Meron dito, oh, may nagtanong. Boss, hey, yung sa oregano pwede? Oregano pwede. Ano po yan? Ginagamit natin as pampagamot, panggamot sa sipon. Pag sinisipon yung rabbit, okay lang, nagabahing-bahing or may yun siyang tiyatawag ito yung sa respiratory na problema. May COVID-19 yung rabbit, pwede yan oregano. Pero hindi siya pwedeng ano, parang pang dietary. Hindi. Yung oregano alternative lang. Panggamot lang. Oo, pwedeng okay. Panggamot lang. Okay. So any questions pa po from the participants? Kung magpapagawa po ng cage, Sir Rexlin, saan daw po kayo pwede mahanap or pwedeng puntahan, i-message po? Chat lang ako, Rexlin Azarcon sa Facebook. Tapos na Yeshus Pets page namin. And then, ako po lagi na sa Shakey's, no? So kung gusto nyo po akong puntahin doon, nandun po ako lagi. Yan, okay. So, anything else? Sino pa po ang mag-question? Wala na. So, Press Rex Limi, paano ko lang po yung ano mo, yung share mo okay, po sure, na sure. Screen? Sure, IPP. Okay po. Okay, nandito pa ba si RVP? RVP... Yes, IPP. Ayun. May question ata. Yes, may question pa pahabol. May nakita ko kanina. May question pa po? Sino pa po? May nakita ko kanina sa chat box. Ayun, daw na Siniguelas. Ayun, daw daw po ng Siniguelas. Habol daw po. Daw na Siniguelas. Pwede daw po. Spanish plum yata yung English nito. May nabasa ako sa Google, pwede raw. Spanish plum. Pero ano, sabi ko nga, lahat ng palatable na gusto nating ipakain, kahit ano pa yan, kakainin na rabbit natin yan. Pero check lang natin. Pwede naman po yata yung Spanish plum. Nabasa ko sa Google. Alam po, yan po yung Siniguelas. Pwede po yan. PP, ano yung recommended mo na like yung pairing kung ilan yung numbers na pwedeng yung starting kit mga ganun ba? Oh, okay. Sa mga backyard racing, dapat at least tryo pwede. Isang back, dalawang daw. Pwede na yan sa backyard racing. Sa farming, standard yung 16 or 14. Yan, 14 na daw tapos dalawang back. Yan talaga yung starting natin para mabilis dumami. Para makabawi ka agad. Pero kung backyard lang, at least tryo, pwede na yan. Marami natutunan. So, sino pa marami akong ano, marami nag-chat na member ng, ano, ng association ng Palawan Rabbit. Thank you sa pakikinig. Hindi ka lang kung Sir Edgar ba ito ng, ano, ng Pilipinas. Melchor Gabua. Si Sir Edgar ba ito ng Pilipinas? Na-observe ko lahat ng kinakain ng kambing ay kinakain din ng rabbit. Mas maliban sa kakawati. Sir, ano po ako? San Fernando, Cabalen. Ah, okay. Akala ko si Sir. Thank you, Sir. Thank you po sa pag-visit. Sa Pampanga pa ito, Sir. Napalayo kayo. Kaya nga, Sir. Sa Pampanga, Sir, maraming mga rabbit breeder dyan. Sila, ano? Sila, Sir Brian. Sila rin Abraham. Apo, si kaya Abraham. Apo, yan. Pa, ano sir, pa, pa-regards ako kay Haring Abraham, kay Abraham. Kamusta? Sige sir, malapit lang siya dito. Sige sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you po. Thank you po. Green po. From the JCI Cabalen. Tama po? Pampanga. Sa San Fernando. San Fernando. Thank you so much po. So, any questions po? So, I will give the floor to our Regional Vice President 2019 and also our CAD, Sir Lou Vigonte, for the certificate and awarding of the certificate for Rexlin Azarcon. Thank you, PP Lester. Pa-share na lang ako ng screen ng certificate. Thank you, PP Rexlin, for sharing your expertise for our training, for our day three ng JCI week. And of course, I will read the citation for the Certificate of Appreciation.
is hereby awarded to Rex Lasarcon for sharing his invaluable time, commitment, and dedication rendered as a resource speaker for Rabbit Racing for Sustainability and Livelihood webinar. Given this 13th day of April via Zoom, signed by 2021 Chapter President Carlo Buitison of JCI Puerto Princesa Oil and Mark Lester Villa, 2021 JCI Week Local Chapter Chairperson of JCI Puerto Princesa Oil. So, press, please accept this certificate of appreciation. Thank you, RBP. Wala ba kayong mga kamay dyan? Clap. Thank you. Thank you sa lahat sa ano sa opportunity. Thank you, Sir Rex Linazarcon. And as we continue po, on behalf of our President Carlo Buitison, hingi lang po sana kami ng picture taking with the speaker po, Rex Linazarcon. Please open your camera or your cellphone camera para po mag-picture po tayo. Yan. At iba't iba po Sir A. Dave. Sir A. Dave, anong kung DC, ay ano po, from what ano po kayo? Dave po Aranilla, nakita ko lang sir yung ano, yung invite through my friend na may GCI sir seminar daw through RAD para sa Rabbit. Taga Puerto Princesa rin po ako sa San Jose. Hey, sir. Bali, kaibigan ko si ano po, Fisail Melchor Gabwa at saka si Iman Agas. Welcome po. Welcome din po, Ms. Articulo. Hello po. Salamat din po. Sino po hindi po naka-open ng... Thank you po. Tapos na yung raffle? Kusang raffle, Dana? Ay, wala ba raffle? Si Kian kanina. Nang raffle daw po sana. Na-scam ka ni Kian. Minus 500 yun si Kian, ha? Tapos na kanina pa. Tagal mo kasing lumabas. Okay na po. NSDD. Wait! Ay, mali. Wait. Camera. Wala na si NSDD. Nawala na si NSDD. Hindi ba ako makain? Dito. Nandiyan pala siya. Nandiyan si NSDD. Siya yung magpaparapol. Akala ko may parapol ng rabbit. Lumabas pa ako si para sa internet. Kaloka. Ay, nakita ko na kunin mo na daw Dana kay Mrs. Ay, wow. Wow. Thank you. Thank you, Ma'am Bing. I miss you. Ako din ang raffle. dapat na lang New Zealand wife. Sige. Sa camera. Ah, picture na. Okay, picture na po tayo. Yung iba wala talaga, hindi lumalabas. Okay, 1, 2, 3. Yun. Thumbs up. Thumbs hand sign. Isa pa po. Dalawa. Okay, thumbs up sign. Okay, thumbs up. 1, 2. Yun. 1, 2, 3. Nice one. 1, 2, 3. Meron pa ba? Isang page na nakikita ko. Sorry. Okay, thank you po. Ayan. Okay, thank you po. Thank you. Thank you guys. Isang page lang din po, lahat na sila. Thank you po. Bukas ulit ang dami nating Zoom. Congrats! Po. Bukas naman po ay para po sa Agrineering. Agrineering tayo bukas. Sir Eman naman, Sir Eman. Sir Eman. Okay. Thank you guys. Alis na ako ha. See you po bukas. Congrats all. See you everyone. Agrineering. Sir Eman ha. Thank you po. Salamat po, Sir Rex. Salamat po from Mother James family. Thank you, NSDD. Maraming salamat din po, NSDD Jolo. Thank you. Salamat din po. Thanks, Mari. Maraming salamat po for other participants. Sa mga nan-JCI po, thank you. Hindi ko alam isang name kasi parang yung 1G1HG. Hindi ko rin po alam. Yes thank po. Thank you po sa mga nan-JCI. Thank you rin po. Si Adilu. Hindi ko
Okay, maraming salamat po. Pet Malu, nasa upata si RV Pilu. Ha? RV Pilu. Bahay. Bahay na. Oo. Okay po, bye-bye. Good night, good night. Good night, bye-bye. Everyone. Stay safe. Bye-bye. Salamat po.
Thank you.